makapamigay natin sa ating mga napiling kapamilya. Nako, yung spirit of giving ngayong Christmas. Mamaya po, ipapakilala sa atin ni Tita Winnie ang napiling pamilya na magkakaroon ng bagong bahay. Ang sarap naman doon. Diba Tita Winnie? Diba si Tita Winnie? Oo, oh, ayan na. Oh, wala pa. Okay. Ayan, ito na yata yung bahay, ano? Oo. So, mamaya, aabangan nyo yung ceremonial turnover. Kakaingit naman yan. At syempre, ipapakilala natin sa kanila eventually ang 12 mapalad na makakakuha at mapibiyayaan ng bahay na yan. Okay, kaya mamaya po, sisimulan din po natin ang ating 12 days. Iba pa to. Iba pa to, ha? Kung may 12 na bahay, ito po, 12 days of Christmas, papremyo ang tawag po dyan. Makinig! Samantala, balikan naman natin ngayon sa Tita Winnie na excited na mamigay ng bahay. Bahay lang, Tita Winnie. Diyan sa Pasig City. Kaya lang wala eh. Wala eh. Talagang ganyan eh. No? Gipit na gipit. Kulang sa pera. Eh, ako naman, sandali lang. Baka naman isipin ng mga tao na ako namimigay ng bahay at dumagsa naman sa bahay ko, no? Ay, hindi po. Hindi ba ikaw? Ang umagang kay ganda, kaakibat. Hindi. Kaya kaakibat po ang ilang mga institusyon ang magbibigay ng bahay. Nako. Meron tayong mga napili sa tulong nga po ng ating... ano nga ba pangalan nitong sila, Miss Menchi? Gabay Kapamilya. Ako, pasensya na kayo. Ito nga po yung ano, sa tulong po ng Gabay Kapamilya, sa pamumuno po ni Miss Menchi, nakapili na nga po tayo ng pamilya. Hindi, sandali lang. Ng pamilya na mabibigyan po ng bahay. At ito rin po ay sa tulong din naman ng Habitat for Humanity plus ang natural at iba't iba pang mga sponsors. Kaya ho nangyari ang lahat ng ito. O, maliwanag yan ha. Pero eto muna, kilalanin po natin ang unang pamilya sa hanay ng 12 pamilya mabibiyayaan ng bahay. Mula po dito sa Nagpayong Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Panoorin po ninyo ang kwento ni Nanay Gloria. Pamumulasi o pangangalakal ng basura ang hanap buhay ni Nanay Gloria Lahay-Lahay ng Barangay Nagpayong, Pasig City. 2 anak ang kanyang pinapag-aral at pilit tinutustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Gamit ang hiniram na pedicab, sinisimula ni Nanay Gloria ang araw sa paghahanap ng mga basura na pakikinabangan at pagkakakitaan. 12 oras kada araw nasa lansangan si Nanay. Hindi alintana ang gutom, pagod at kahit sakit. Dahil para sa kanya, pagkatapos ng buong araw na pagpapadyak at pamumulasi, kasiyahan na kung higit sa 100 piso ang kanyang kikitain. Yung binibenta ko yung papel-papel, karton, puti, dyaryo, tapos yung malakal yung buwan, tinatambak ko dyan. O sa kami, nabinta kami na, ano, naigit 100, no, wala pa 100. Yung mga gulay-gulay at dog, yung mga gulisa. Nakukuha na lang sa palingki, kung sabi nagbibigay. Walang ilaw at tubig. Gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at plastic, ito ang tinitiis ng pamilya ni Nanay Gloria para lang may masilungan. Nakiusap pa siya sa may-ari ng lote na makitira muna panandalian. Kaya naman ang pangamba nila kung hanggang kailan sila maaaring mamalagi doon. Tirahang di maituturing para sa iba, ngunit para sa pamilya Lahay-Lahay, ito'y isang tahanang nagbubuklod sa kanilang mag-anak. Sa kabila rin ng kahirapang tinatamasa, hindi naging hadlang sa mga anak ni Nanay Gloria para magpursige at pagbutihin ang pag-aaral. Bagkus, ito'y kanilang naging inspirasyon. Wala akong pangarap sa sarili ko sa mga anak ko. Kakayanin ko, malakas ang loob ko, kakayanin ko ang kaya ko, suportahan sila sa gusto nila. Basta nakikita ko mga anak ko maayos ang sitwasyon, kaya ko yan.
talaga namang kahanga-hangang iyong katatagan, pagpupursige at determinasyon. Sa simpleng buhay at simpleng pangarap, ikaw ay nakontento. Magandang buhay na ipinagkait, ikaw ay hindi nagreklamo. Isa kang huwara ng mga taong dapat tularan. Saludo kami sa iyo, Nanay Gloria! Ayan, ako, Nanay Gloria, eh talaga naman pong matutuwa kayo ngayong araw na ito dahil maya-maya lamang ay nakumap, matutunghaya at mabubuksan nyo ng pintuan ng inyong bagong bahay. Kasi kanina pa lang po, maagang-maaga pa, madilim pa lamang, mga bandang alas tres ng madaling araw pa lamang po, eh sinundo na po namin sa kanilang lumang bahay, si Nanay Gloria at ang kanyang pamilya. Ayan, ito si Tracy, oh, kumakatok sa kanilang barong-barong kasi na, binulabog, tulog pa ang buong mag-anak. Ayan, para nga po samahan sila at ihatid sa kanilang bagong-bagong titirhan. Abangan nyo po mamaya, papakilala na namin sa inyo si Nanay Gloria at ang kanyang buong pamilya at ang mga magagandang loob na tumulong po sa proyektong ito. Samantala, swerte rin ba tayo katulad ni Nanay Gloria ngayong araw na ito? Tingnan nga natin mula sa Zodiac by Zen. Siyempre, nagbabalik po ang umagang kay ganda. Mababago ang buhay ng isa nating kamamilya. Balikan po natin si Tita Winnie na kasama ang maswerteng pamilyang mabibigyan ng... Bagong bahay, Tita Winnie! Yes! Bagong bahay! Bagong bahay! Exciting! Bagong bahay! Bagong buhay! Excited! Kasama nga po natin si Nanay Gloria Lahay-Lahay, kasama ang kanyang dalawang anak, si Rochelle at saka si James. Hi, Nanay Gloria! Bakit ka ba malayo na palayo? Sabi ko, forward tayo. Umaga kay ganda, ma, Nay. Umaga kay ganda po, ma. Ayan, ako, naiiyak na naagad. Wala pa! Nay, etong pinakama... Ikwento ko lang ng konti, ano, itong si James, first year high school na, at, ano, honor! Wow! Pang anong top ka ba, James? Nung grade 6 po, top 1. Tapos ngayon po, nagsusumika po akong makapasok sa top. Pero okay naman po. Okay naman. Ako, ano bang pakiramdam, Nay? Ako, kung ibang klase yaman mo, yaman sa mga anak. Sorry, wala lang kami yaman sa talino lang yung anak. Yan lang kayamanan ko po, ma'am, eh. Oo naman. Kasi wala naman akong kayamanan ibibigay sa kanila, eh. Meron, Nanay Gloria. Meron kang kayamanang maibibigay sa mga anak mo ngayong araw na ito. Ito nga, yung ating bagong bahay dito sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Nakikita mo ba yung nasa lihan mo? Yung isang unit dyan, iyo. At para mabuksan mo ang bahay na yan, Nanay Gloria, heto. Heto ang giant cookie. Ay, baliktad. Eto ang giant cookie. Pag pumasok sa susian, iyo. Pero pag hindi, biro lang. Eto yung susi, nakakabit. Actually, Nanay Gloria, keychain lang ito. Ewan ko pagka, wala mo pa yung susi nyo, ewan ko na lang. O, ayan, hawakan mo. Ayan. Ano po masasabi mo, Nanay Gloria? Maraming salamat po sa umagang kay Ganda at sa inyo po, ma'am. Lalo na kay Ma'am Menti po at kay Sebut nagtataga sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Ay, naku, marami ka pang papasalamatan kasi ito nakikita mo. Dito lang sa kasi, maayos ka yan. Meron tayong mga tumutulong dito. Alika, sabi ko, para paglipat mo dyan, mas maayos na matitirhan. Kasama po natin mula sa Pasig City Local Government si Ms. Josie Reliera. Kasi, Nanay Gloria, kung wala ang Pasig City Government, wala tayong lupang pagtatayuan ng mga bahay na ito, ha? Naku, maraming salamat, Ms. Josie. Ay, yes, ma'am. Ano bang mensahe niyo para kay Nanay Gloria?
Ah, Nanay Gloria, siguro ko eh dito mababago na yung buhay mo. At masasabi mong talagang ito na, na may matitirahan ka na, may pag-asa na yung buhay mo. Talagang nandoon na talagang abot tanaw mo na dahil binibigay na sa'yo. Andan na nga yung susi. May malaking kisin pa. Ay, diba? Miss Susi, teka lang, sandali. Maraming salamat sa Pasig City. Kasama naman natin mula naman Habitat for Humanity kasi sa proyekto nila talaga yung pagtatayo ng bahay para sa mga indigents. Diba si David? Hey, David! Ano bang balak pa ng Habitat for Humanity para sa loting ito? So, sa lot na to may mga 416 units tayo na ipapatayo na kasama ng City Government of Pasig. Ayan. So hindi, ilang pamilya, 416 pang pamilya ang magiging kapitbahay ni Nanay Gloria? 415, kasama na sila doon. Ay, so, correct! So, ilan pa, bukod dito sa lugar dito sa Pasig, meron pa ba tayong ibang mga lugar sa Metro Manila na pinagtatayuan? Sa Metro Manila, meron pa sa Pasig, and then even in closer areas like we have in Malabon, may isa pang turnover today. Nice. Meron din sa Calawan, Laguna, also with ABS-CBN. Ano ba mensahe mo kay Nanay Gloria David? Ang kinatawa ng Habitat for Humanity? Ako kasi magpasalamat ko sa Diyos sa mga biyaya niya at saka alagaan mo yung bahay kasi sa inyo na po yan. Mm-mm. At saka yan mapapasa niyo sa mga anak niyo. Pero Nay Gloria, may babayaran ka lang ng konti. Bakit pinapabayad si Aling Gloria ang unit? Yung kasama sa Habitat model yung pagbabayad kasi dalawang rason. No? Unang-una yung binabayad nila ay napupunta sa paggawa ng bahay para sa iba. No. So malaking bagay, umiikot yung pera ng mga donors. No? Tapos yung pangalawang rason ay yung idea na may dignity yung tao kasi pinagsikapan nila yung bahay. Ayun. So, importante talaga yun. Tsaka sa inyo talaga, sa alagaan talaga nila. Nice! Maraming salamat sa'yo, David! Ang kinatawan po ng Habitat for Humanity. At meron pa tumulong. Alisa kasi dito, Nanay Gloria. Layo-layo mo naman. Ito si Abby. Kinatawan naman po ng natural. Ano naman po naging bahagi ng natural sa ating proyekto, ma'am? Okay. Ang Natural Quality Corporation kasi ay naniniwala sa na ang masayang pamilya ay ang malusog na pamilya. Mm. Kaya nakipagtulong kami sa Habitat for Humanity kasama ng aming mga business partners tulad ng Watson, Rose Farmery, Generic Pharmacy at South Star Drug upang magawa itong mga bahay na ito para maipamahagi sa mga tulad ni Nanay. Yeah. So, dagdag pondo, ibig sabihin ay Gloria. Thank you, Abby. Maraming salamat sa natural. Pero hindi pa natatapos dyan. Meron pang tutulong sa atin para mapaganda ang bahay mo. Panoorin mo ito. Oh, Nanay Gloria, sa tulong ng Habitat for Humanity at Natural and Watson's, your personal care stores, ikaw ay isa sa mga mapalad na napili na tumanggap ng isang bahay na ganito. Alam ko mahirap ang buhay ng isang single mother na may dalawa pang anak na pinag-aaral. Sana itong bahay na ito ay maging isang magandang pamasko sa inyong mag-anak. At pagyamanin mo ito, sana magdala rin ng swerte at lumago ang iyong kabuhayan, gumanda ang iyong estado sa buhay at mapag-graduate mo ang iyong mga anak at ikaw ay makarating sa iyong mga pinapangarap. Merry Christmas sa iyo. Ano masasabi mo, Nanay Gloria? Maraming salamat po sa inyo, ma'am, at saka lalo-lalo sa Panginoon sa bumubuo ng umagang kay ganda. Maraming salamat po sa Habitat at sa Natural. At sa kinakatawan ng City Hall, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Maraming salamat po. Ako, de, isa lang ang masasabi ko sa iyo, Nanay Gloria. Merry Christmas! Yeah! Grabe ito! Maraming salamat sa lahat ng mga tumulong. Makakaasa po kayo. Isa lamang po ang pamilya ni Nanay Gloria sa mga mababahagina ng 12 unit ng dito po sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Mula po yan sa programang Umagang Kay Ganda. Maraming salamat! Magbabalik po kami. Being with us until 8. Tita Winnie, maraming salamat. At kakausapin namin siya, Nanay Gloria dito. We'll just wish her family a... Kakausapin niyo ba? Hindi, ito lang. Sasabihin lang namin sa kanya, Nanay Gloria! Yeah.
Nanay Gloria, umagang kay ganda po ito. Gusto lang namin sabihin sa iyo na napakasaya namin at naging tulay kami para kayo'y magkaroon ng tahanan. At Merry, Merry Christmas po! Merry Christmas! Merry Christmas din po sa inyo lahat yan. Maraming salamat din po, ma'am. Thank you, Nanay Gloria. Mula po sa aming puso. Maligayang Pasko po sa inyo. Tita Winnie, maraming maraming salamat. At siyempre yung na-interview kanina, Tita Winnie, si David Bonifacio, ay yan po ay ang brother-in-law ni Rica Peralejo. Proud naman ako sa inyo. Hi, Dave! At sa buong Habitat, maraming salamat. Kaya maraming salamat, Habitat also. May mensahe sa nagpapagupit daw, no? Oo, may mensahe na kumahari po pagupitan niya na siya. Alright, makakatuwa po dahil isipin nyo ha, yung alam nyo ho, yung David na yun ay napakabata pa noon, maliit na background lang, at yan na po ang kanyang pinagkakaabalahan. Kaya maraming salamat, Habitat. David, thank you so much mula po lahat sa amin. Magbabalik pa rin po ang Umagang Kay Ganda!